Hi mga kasisi and ka bro bro. Hello mga kasisi and ka bro bro. Hi mga kasisi and ka bro bro. Hi sisi bro bro. Hi mga kasisi and ka bro bro. Welcome back to another vlog. So for today's video, mag-update tayo sa aking tanim na Celosia Castle Fink. So ito yung sa Ramgo Seeds. So today is July 13. So nung tinanim ko siya is July 2. So naka 11 days na nakakalipas simula nang itinanim ko ang Celosia Castle Pink. So nung July 4, after 2 days nung pagtanim ko, binidyohan ko yung tinanim ko, and guys, in 2 days tumubo na siya. So paano pa kaya ngayong 11 days? So makikita niyo, magbibigay ako ng clip mamaya ng video noong July 4. So at saka nung video ngayon. So medyo malaki na siya. Anyway guys, kung nakakadilig kayo ng maingay, andito po kasi ako sa tapat ng bintana dito sa taas, at sa baba po ay may mga naglalaro pong mga kabataan. So Friday ngayon, kaya mga bata ay masaya at naglalaro dahil kinabukasan ay wala silang pasok. So sana magbigyan natin sila. Gusto ko sanang sitayan, kaya lang minsan lang sila maglaro at baka lang ma-award sila pa ang award sa akin, dahil ba't pa ako magbabalag-blag kay me. So anyway, dito tayo sa Ramgo Seeds. So pang 11 days na siya ngayon, and natutuwa ako dahil kahit pa paano nakakakita ako ng liwanag, and kahit pa paano nakikita kong tutubo siya. And yung iba sa kanila is tumutubo na yung mga konting mga dahon-dahon, and feel ko mabubuhay siya sana. So binilang ko kanina kung ilan na ba yung mga tumubo. Kaso yung iba kasi mabilis tumubo, eh yung iba late na late, kasi meron akong inuka ng napakalalim dahil baka ako kailangan itanim ng malalim. So may inuka ako ng napakalalim, at meron din ako tinanim sa ibabaw. So mas maganda pala na itanim siya sa ibabaw kasi mabilis lang siya tumubo. So ang nangyari, yung iba palaki na, yung iba naman patubo pa lang. Siguro yun yung mga tinanim ko dun sa may ilalim ng lupa. So guys, binilang ko siya, and umabot siya ng mga 42, mga 48, mga ganon, binilang ko. And ang pagkakaalam ko, yung tinubo ko ay kalahati lang sa mga buto. So yung buto na nakalagay dito ay 100. So ang mga nalagay ko lang siguro yung mga nasa 50 plus or 60 na ganon. So ang tumubo is, nabilang ko kanina, may mga 48. So nakakatawa kasi parang mabilis lang siya tumubo, and parang pakiramdam ko, mabubuhay siya, and soon makikita natin itong, ayan, itong bulaklak na to. And natutuwa ako dahil sana mabuhay siya. So, ito yung clip na binidyohan ko nung July 4. Panoorin nyo guys. Diba mga kasisi ka bro bro, tumubo siya, ay mabilis lang talaga. Kasi talagang araw-araw, sumula nang tinanim ko siya, lagi ko siyang tinitingnan, and kada umaga, pagbilot ng mata ko, pagunta kalito ko, tignan ko kung tumubo na. And after 2 days, ayun nga, tumubo na siya. And as in talagang ang bilis, tumubo na siya ng ganun-ganun laang. Actually, araw-araw ko siyang dinidiligan, hindi ko nga alam kung kailangan dapat bang diligan araw-araw o hindi, kasi hindi lang nakalagay dito eh. Anyway, meron ata. Pero alam ko, dapat lagi siyang nakalagay is water them during dry periods regularly, and soil should drain well. Okay, sige.
So, guys, ito naman yung clip ngayon. So, ito yung talagang pinaka-update ngayong araw. So, ngayon is July 13, 2018 and pang 11 days na ngayon ng ating Celosia Castle Pink. And guys, medyo malalaki na siya, kaya panoorin nyo to. Ayan guys, di ba malalaki na siya at nakakatawa dahil mukhang mabubuhay ang ating Celosia Castle Pink. So, sa July 22, ililipat na natin siya sa Paso kasi do siyang ilipat ng 20 days sa Paso para tuloy-tuloy na yung paglago niya. So, nakalagay dito guys, ayan, ulitin ko lang. Days to emergence is 8 to 10 days. Actually, tumubo siya 2 days lang tumutubo na siya. So, kung gusto mo naman daw ilipat na siya, 20 to 30 days ang kailangan mong intayin. So, sa July 20, pang 20 days na niya. So, if tinatamad ba ako, if wala pa akong makuwang lupa, after 30 days na siguro, malalaman natin, i-update ko naman kayo soon, di ba? So, hanggang dito na lang po muna ang ating updates, ating Celosia plants, Celosia flower na tinanim ko. So, sana subaybayan nyo hanggang sa dulo, hanggang sa pamumulaklak niya. And, alam ko, hindi lang akong excited pa di kayo din mga kasisi kabrobo dahil talaga namang kakaiba to. Parang madalang na ako makita. Alam ko kasi sa Cebu may ganito eh. Pero dahil North Agri, Bulacan tayo and Bulacan, madalang ako makita ng ganito kaya alamin natin, makikita natin ang kanyang pamumulaklak, mabubuhay ba siya. So, ayun. Anyway, guys, sa intro na nakita nyo yung mga nagpasa sa akin ng video ng Hi mga kasisi and kabrobro! Kung gusto nyo makita ang video nyo o pagmumukha nyo sa mga intro ko sa mga susunod na vlog, mag-send lang kayo ng videos nyo na naka Hi mga kasisi and kabrobro! At makikita nyo sa intro ko ang mga videos nyo. Send nyo lang sa Lia Shosa sa aking FB page account. So, Lia Shosa TV, search nyo lang, makikita nyo or ililink ko sa description sa baba para makita nyo. So, bye mga kasisi and kabrobo until next time, until the next one. So, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe on my channel and click nyo rin ang ring bell button para update kayo sa the next one. So, bye mga kasisi and kabrobo. If I could take you up and film